mga kabagis. Ipakita ko pala sa inyo ngayon mga kabagis yung ating vitamins, no? At the same time yung ating pag avoid or pag prevent doon sa mga pwedeng maging sakit ng ating mga alaga. Pakita ko sa inyo maya maya yun. Mga kabagis, ipakita ko pala sa inyo ngayon mga kabagis yung ating vitamins, no? At the same time yung ating pag avoid or pag prevent doon sa mga pwedeng maging sakit ng ating mga alaga. Pakita ko sa inyo maya maya yun. Dalawa pala yun kabagis, ina-alternate ko yan. Hindi siya daily, no? Hindi daily yung pagbigay natin. However, ano siya, Monday, tapos Wednesday, tapos Sunday. So in a week, tatlong siya yung maubos nila. So hindi ko siya inaraw-araw, baka kasi ano yung katawan nila na kung wala yun magkasakit. So kumbaga ginagawa natin doon kabagis is prevention yun. Kita ko sa inyo. Yes mga kabagis, welcome back to my channel. Magandang tanghali sa ating lahat. So mga nagtatanong pala regarding doon sa sinabi ko na minimix ko to sa kanilang tubig. No, ito yung ginagamit ko mga kabagis. Ito, Vitamin Pro. So nandito na siya lahat. Yung kumbaga pagpe-prevent natin sa mga alaga natin na magkasakit, magkatae. Ito din yung ginagamit natin. Especially yung may mga chance or may mga pagkakataon na hindi sila magalang kumain. Ito din yung nilalagay natin mga kabagis. Pero hindi ito araw-araw nilalagay, no? Ang paggamit natin dito mga kabagis, at least tatlong beses sa isang linggo. So normally maglagay ako ng isa ganito sa Monday, isang ganito sa Wednesday, at isang ganito naman sa Sunday. So normally, ang mangyari niyan mga kabagis is i-mix mo lang dun sa lagayan ng tubig ng baboy mo. So kung masyadong malaki naman, kung isang balde, isang ganito. Kung malaki naman yung nilalagyan mo, pwedeng dalawang ganito or tatlong ganito. Basta sa isang balde, isang ganito lang yung ginagamit ko. Yung mga ginagawa natin mga kabagis. So mga nagtatanong, at ito naman, ginagamit din natin ito mga kabagis once in a while. When I say once in a while, isang beses sa isang buwan magamit din ako ng ganito. So hindi siya kasi ganun ka ano, kasi antibacterial ito mga kabagis na nagpi-prevent sa mga sipon, ubo, mga lagnat, at isa yan sa mga dahilan kung bakit ang mga baboy ay hindi masyadong maganang kumain dahil may mga ganun silang dinaramdam. Most especially pala yung mga mayroon silang mga sugat sa katawan. Yun, isa din yan na kapag magkaroon ng ganyan yung ating mga alagang baboy or biik, expected na yan na hindi yan maganang kumain. So we really have to give this antibacterial na powder. So ang pangalan is Primoxil powder. So yung Primoxil, hindi ko yan ginagamit na kadalasan. Once in a while lang yan, kapag talagang kumbaga talagang malala na or talagang hindi na sila kamaganang kumain talaga. So magbigay tayo once in a while lang ganyan. Alright, so going back sa ating mga alaga mga kabagis, no? Sila mga kabagis, no? Kumakain. So lunch nila ngayon, 3 times a day pa rin tayo nagbibigay. So ngayon mga kabagis is 3 sa umaga, 2 sa tanghali, at 3 na naman sa hapon. So dumami, parami ng parami na yung konsumo nila kanya mga katawan, kasi malalaki na rin sila mga kabagis. Oh.
Ayan. May pagkakataon na kailangan natin i-ano talaga, i-make sure yung ating mga alaga is magana talaga yung pagkain nila. Huwag yung hayaan mga kabagis, may mapansin kayo isang araw o dalawang araw na, di ba normally naglagay ka ng 2 kilo, tapos normally naubos nila agad-agad yan, pero na-observe mo na may days na paglagay mo ng ganong 2 kilo, hindi ka agad nila naubos. So yan, isa yan sa sinyalis na hindi magana ang kumain nila, o hindi magana ang mga baboy mong kumain. So that's the time na maglagay ako isang beses ng Primoxil. Yung Primoxil naman kasi, isa kahit isang beses mong gamitin yan, automatic mag-effect kayo kagad yan kinahapunan. Sabi, umaga mo pinainom, kinahapunan, mag-effect kaagad yan, magana yung kumain ng baboy. Ewan ko ba, parang kumbaga magutom sila sa Primoxil. Yan. So yung sa Vitamin Pro naman, 3 beses sa isang linggo o 2 beses sa isang linggo, isa talaga yun sa ng vitamins ng mga baboy at pagpiprevent ng mga anong klaseng sakit na pwedeng dumapo sa kanila. So yun yung mga ginagawa ko mga kabagis sa ating pagbigay ng powderized na vitamins at antibacterial. Mahamla. Ayan. So mag-comment ka mga kabagis, so comment down kung may mga katanungan pa kayo regarding sa pagpaligo. Actually kung ganitong klaseng baboy or ganito na 1 month na yung mga alaga ninyo, yung pagpaligo niyan is kahit ilang beses, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon, kasi they can survive naman na sa lamig sa ganitong kalaki ng mga baboy, biik or ano ba to, biik pa ba to or baboy na 1 month na to eh. Pero yung mga biik natin na start lang maligo, normally diba ang sabi ko pinapaliguan ko after 2 weeks at tinatansya ko na at least 15 kilos na sila. So yung mga ganong klaseng gulang na biik mga kabagis, ang pagpapaligo natin dyan, i-make sure natin na mainit yung panahon. O di ba yung tanghali? Huwag yung maaga or malamig pa. Yung wala pang araw. Yung mga alas 6 ng umaga, alas 7, yun mga wala pa yung araw. So kung ganyan yung ating setup, yung mga baboy natin is kaka-start pa lang maligo kasi nga 2 weeks pa sila or 15 kilos pa sila. Yan, maselan yan. Ang advice ko niyan, i-make sure nyo talaga na paliguan ninyo ng matirik yung araw. Kung walang araw or makulimlim, kumbaga anytime o ulan, yan, wag nyo na lang basain kasi iwas-iwas din tayo sa sipon at pagtatai nila. So yun yung mga kailangan nating iwasan. Pero sa ganito, 1 month na to, ang ginagawa ko nito, every after nilang kumain or before kumain, pinapaliguan ko na yan. Yan, binabasa ko na yan kasi nga mainit na masyado yung katawan. And they have to, kasi i-make sure mo kasi yung matulog sila ng mahimbing mga kabagis after nilang kumain. So yun lang yung assist ko dyan sa pagpapaligo natin. Again, sa pagpapaligo, kapag bago pa lang napaliguan or bago nyo pa lang na-introduce yung paligo nila, hindi yung unlimited na ligo, paliguan natin lang ng matirik lang ang panahon or matirik yung araw, mainit ang panahon. Kasi kampante tayong hindi sila malamigan. Yan. Pero sa pagkaganito na, anytime pwede mong paliguan kahit 6 a.m., 7 a.m. pwede na yan kasi kaya naman na nila. Yan. So I hope nasagot ko yung mga katanungan mga kabagis, no? And for any questions nyo, mga
hindi ninyo naintindihan, ang advice ko upang makuha ninyo yung guidelines natin sa pagpakain, yung mga ginagawa natin mula pagkabili, yung pag ano yung pinapakain ko, ano yung mga ilang kilo na maubos nila, just check my previous videos mga kabagis para at least maliwanagan at makuha ninyo yung sagot. Minsan kasi hindi natin masagot kaagad yung mga katanungan, pero from my videos itself, yung mga videos ko previously, yung pagkakuha ko nito hanggang ngayon, kung makita ninyo, mapanood ninyo yan, it will answer all the questions. Kung ang tanong ninyo is yung ilang kilo na dapat maubos, ano yun ang pinapakain ko sa ganitong gulang, yan. So yung pagpurga naman, hindi naman sa sinasabi kong unlimited yung pagpurga, ha. Every time lang na mag-change tayo ng feeds, yun, sa mga fatteners, every time hanggang mabenta sila. So kung nagpapalit ka ng feeds every month, so every month mo rin siyang mapurga. Ganun lang kasimple. And then 3 months, 4 months mo siyang pakainin before mo ibenta din. 4 months, 4 na beses din siyang napurga before siya nabenta. Ganun lang. And my best recommendation sa pagpurga naman, para hindi ganun ka-stress yung mga baboy natin, more especially kapag ganito na kalaki, habul-habulin mo yan or mahirapan kang mag-inject, then powderize na yung Latigo 1000. Alright? So makabagis, thank you so much again. This is our update. And I'm so happy that we're about 12,000 plus subscribers na po. Ang bilis lang ng panahon, no? Naalala ko pa nung nag-start ako dito last year, December yata, nasa mga 5 plus pa tayo, but now it's 12,000 plus na. Thank you so much sa inyong lahat, and have a great day.